Magandang oras po sa inyong lahat, mga kapatiran natin at mga kaibigan, mga ating mga kamanggagawa sa ating mga kamanggagawa saan man kayo naroroon sa buong panig ng ating daigdig. Welcome ko po kayo sa ating pong pagkapatuloy ng ating pangaral ng salita ng Diyos sa ating day 231. Tayo ay nasa ikalawang bahagi ng ating paksa na hindi natin natapos kahapon. Ito ay mga utos tungkol sa pagsamba. Ating tatalakayin ang 1 Timothy chapter 2 verses 5 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. At ito ang ating ikalawang bahagi. So we welcome po kayong lahat sa oras na ito. Tayo po ay tumungo at tayo manalangin sa ating pasimula at ating pag-aaralan at ibabahagi natin sa bawat isa ang mga talatang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tayo po ay tumungo at tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal, narito kami at tagapasalamat muli sa isa namang pagpagkakataon na ibinigay mo sa aming lahat. Pagpalain mo ang oras na ito at nawa maluwalhati ang iyong kabanal-banalang pangalan. Pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig, maging paalala ito at karagdagang kaalaman sa aming lahat. Pagpalain mo aming mga puso at sumaamin ka, Panginoon, sa oras na ito at ang gabay ng Banal Espiritu ang sumaamin at maunawaan namin ang iyong salita. Ito ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, ihanda ninyo ang inyong mga Biblia at buksan ninyo sa Unang Timoteo, Kabanatang 2, Talatang 5 at sa mga sumusunod na mga talata. Mabasahin ko sa inyo ang talatang 5 hanggang 6. Ito ang sinabi ni Pablo kay Timoteo, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. So mga kapatid, nabanggit natin noong nakaraang linggo itong mga controversial na mga talata na matatagpuan dito sa Unang Timoteo. Isa na dito itong talatang 5 na sinabi ni Pablo kay Timoteo na ginamit ni Pablo ang salitang ang taong si Kristo Jesus. So dito wala namang problema sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang sadyang tao. Nagkatawang tao siya. At sinabi niya na inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. At ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. So mamaya, ipapaliwanag natin kung papaanong si Kristo ay naging tao. Alam natin, nagkatawang tao siya at yan ay patutunayan niya ng banal na kasulatan. So, iisa-isahin natin mamaya ang paksang ito at sapagkat binanggit din ni Pablo bilang ang Diyos ay iisa lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay bumaba galing sa langit at inihandog niya ang kanyang katawan, ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat ng mga tao dito sa mundo sa kanilang mga kasalanan. Yan ang katotohanan ng mabuting balita. Binanggit sa John chapter 1 verse 1 hanggang 4 at saka hanggang 14. Sinabi ni John na kanyang disipulo, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Kung titignan ninyo ito sa Bibliyang King James Version, makikita ninyo doon ang salitang verbo. Okay, ang salitang verbo ay ang kahulugan niyan ay salita, a word. Okay? So sinabi doon na ang salita ay kasama ng Diyos. Kung ating titignan sa sinaunang Tagalog na Biblia, nang pasimula ay naroon na ang verbo at ang verbo ay kasama ng Diyos. At ang verbo ay Diyos. So sa makatuwid, ang verbo ay salita. Ito ay tumutukoy sa deity ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Kasama niya na ang berbo. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sino ang binabanggit niya? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo.
at walang anumang nilika o nalika nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Doon sa verse 14, sinabi ni John, naging tao ang verbo, naging tao ang salita, at nanirahan sa piling namin at nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So narito ang isang eyewitness sa katauhan ni Apostol Juan. Nakita nila kung paano ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao at siya mismo ang nagsabi, nagbigay ng katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao at nakita nila sa kanyang pagiging tao ang anak ng Diyos. Nakita ng mga apostol, ng mga alagad, ang mga bagay, ng mga signs, ng mga miracles na ginawa ng Panginoon at winika nga ni John, kung isusulat lahat ang kanyang mga miracles at mga signs na ito, ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Kaya, batid na lamang natin ang mga ginawa ng Panginoong Jesucristo sa panahon na siya ay nandito sa lupa at inialay niya ang kanyang buhay, ay sapat na ito upang tayo ay mangaligtas. So, yaan ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang verbo o ang salita sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kuminsan, iniisip ng mga maraming tao sa daigdig na ito na maraming mga paraan o daan patungo sa Diyos. Sabi nila, meron talagang sangang daan o sabi nating shortcut, meron kang gagawin para kang maligtas, meron mga hakbang patungo sa kaligtasan, maraming mga pattern na dapat mong gawin para ka makalapit sa Diyos. So yan ang mga ginagawa ng mga maraming tao sa panahon natin, maging nung lumang panahon, maging sa panahong ito, maging sa mga panahong darating pa. Naghahanap sila ng mga pamamaraan upang mapalapit sila sa Diyos. So yan ang sinasabi ng Panginoon na hindi na natin kailangan pang gawin ang mga bagay na yan sapagkat si Kristo na mismo ang tagapamagitan ng tao sa Diyos. Kapag ang tao ay lalapit kay Kristo, kay Jesus na ating Panginoon, siya ang maglalapit sa atin sa Ama. Siya ang magdadala sa atin sa luklukan ng biyaya ng Diyos at magkakaroon tayo ng kapahingahan. Hindi natin kailangan ang mga sistema, hindi natin kailangan ng mga credo ng mga iba't ibang reliyon, hindi natin kailangan ng impluensya ng mga tao upang tayo ay dalhin nila sa Diyos. Sapagkat gumagamit ang tao ng kanilang mga sariling kaalaman, sariling pamamaraan at hindi nila pinupuri ang Diyos. Ngunit ang Panginoon ay nagbigay ng tamang daan ng katuwiran ng katotohanan na winika niya John 14 na sinabi niya na ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan, walang makakarating sa Ama, walang makakaparoon maliban sa akin, ang sabi niya. Kaya si Kristo lamang ang daan patungo sa Ama. Kaya nga ang bawat tao sa mundong ito ay dapat pumili ng isang paraan o isang daan, hindi maraming daan o maraming paraan. Isa lamang, ang isang daan na yan o isang paraan na yan ay si Kristo lamang ang dapat nilang hanapin at piliin at wala nang iba. Ako ay lumalakas ang aking pananampalataya kapag pinag-aaralan natin nung mid of 80s ay pinag-aaralan namin ang restoration movement sa seminary. So kung kayo ay nakapag-aral ng kursong 'yan o ng subject na 'yan ay malalaman ninyo kung paano tayo nabuo bilang mga iglesia ni Kristo na letter K, hindi letter C kasi yung letter C yung kapangalan natin eh. So yung mga Churches of Christ, yung mga Christian churches, you know, bago yan nabuo, bago yan dumating sa Pilipinas, yan ay nagsimula muna sa Amerika. Noong pinag-aaralan namin ang Restoration Movement, doon namin nalaman na ang ating palang kasaysayan, kung paano pala tayo nabuo, kung paano tayo naging mga iglesia ni Kristo, mga Churches of Christ, hindi 1914, ha? Hindi yung sa kapangalan natin, hindi yun.
Kasi tayo ay sa Pilipinas ay Church of Christ 1901. Yan ang ating pasimula, no? O Iglesia ni Cristo, letter K, hindi letter C, 1901. So bago pa dumating yan sa Pilipinas, yan ay daladala ng mga misyoneryong Amerikano. Kaya kung pag-aaralan nyo ang Restoration Movement, malalaman nyo doon kung paano nakarating ang mabuting balita o ang salita ng Diyos sa Pilipinas noong 1901. Nagsimula ang tinatawag na Great Slogan of the Restoration Movement no during the Second Great Awakening noong 1790 hanggang 1840. Ang naging paninindigan ng mga American Restorationist, yung sila ay umalis sa kanilang mga iba't ibang mga reliyon, Baptist, Presbyterian, Methodist, you know, at iba-iba mang mga pananampalatayang sekta ng mga reliyon. Umalis sila diyan at sila ay nagsama-sama sa isang paniniwala at paninindigan na ang wika nila in essentials, which is doctrines, unity. Yan ang kanilang naging paninindigan nila. In non-essentials, which is opinions, liberty. But in all things, love. Yan ang kanilang paninindigan. Wika pa nila, no creed but Christ. No? Walang credo maliban kay Kristo. No book but the Bible. Walang ibang aklat maliban sa Biblia. No law but love. Walang batas na katulad ng lumang tipan kung hindi pag-ibig ang siyang umiiral sa atin. Walang ibang pangalan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. No name but the divine, you know? At do Bible things in Bible ways. So yan ang kanilang mga nagiging panindigan. Alam ninyo, bago pa yaan iniyakap ng ating mga dakilang mga tagapangaral sa katauhan nila Alexander Campbell at ang kanyang amang si Thomas Campbell, nila Barton W. Stone, nila Walter Scott, at marami pang mga sila John Racon Smith, at napakarami pang mga dakilang Amerikanong mga ministro tagapangaral noong mga panahong yan. 139 years bago pa dumating sila, no? Bago sila nagkakilala, nangangaral sila ng iisang pananampalataya. Hindi sila magkakilala, ha? 139 years pa, pagkatapos na lumipas ang 139 years bago nagsimula ang The Second Great Awakening sa Amerika noong 1790, merong isang tao na ang pangalan ay Rupertus Meldinius. Nabuhay siya noong 1582 hanggang 1651. Isa siyang German Lutheran theologian and educator in the 17th century. Siya ang unang nagbigay ng pahayag na ito, na in essentials, unity, in opinions, liberty, in all things love, no creed but Christ, no book but the Bible, no law but love, no name but the divine, do Bible things in Bible ways. Si Rupertus Meldinius ang siyang kauna-unahang nagpahayag ng slogan na ito. No, isa siyang Lutheran theologians and educators. Nung ito'y makita ng mga dakila nating restorationist nung 1790 nagsimula yan, pinanindigan nila ang ano na ito, ang paninindigang ito. Excuse me. At dahil dito nabuo ang tinatawag na Restoration Movement. Nagkaisa ang mga leader na ito upang iwanan nila ang mga sistema, reliyon, upang sila ay magsama-sama sa isang pananampalatayang mag-uugnay sa kanila sa Diyos. Si ang mag-amang si Campbell, Alexander at ang kanyang ama na si Thomas ay mga ministro tagapangaral ng mula sa Baptist, ay sila ay mga tinatawag na mga disipulo, mga disciples of Christ kung tawagin sila.
pero sila ay nangangaral sa Baptist ng mga panahong yan. At sila, Barton W. Stone naman ay galing sa Presbyterian at ministro ng Presbyterian, at later on nung sila ay gusto na nilang umalis sa ganung mga pananampalataya sapagkat nakita nila na hindi ito ayon sa sinasabi ng Biblia, nangaral sila ng tunay na salita ng Diyos at sa Biblia lamang sila nangaral. Isang daan lamang ang kanilang tinutumbok. Talagang gumamit ang Diyos ng paraan upang sila magkakilakilala. Nangangaral sila sa iba't ibang dako at bayan, states sa Amerika, at nagkataon na nagkakilakilala sila. Sabi nila, pare-pareho pala ang ating mga itinuturo, no? At nagkaisa sila na magsanib puwersa. At ang mga Disciple of Christ at ang mga Christians sa pangungunan ni Barton W. Stone ay mga nagkaisa. Kasi Christian churches ang tinataguyod ni Barton W. Stone. At dahil doon, nagsanib ang dalawang puwersa, ang mga Disciple of Christ at ang mga Christian churches ay nagpasimulang tawaging mga Kristiyano. So yan ang naging epekto ng tinatawag na The Second Great Awakening sa Amerika. Isang Christian movement na nagsimula sa United States frontier during the Second Great Awakening noong 1790 hanggang 1840 ng early 19th century. So the pioneers of this movement were seeking to reform the church from within and sought the unification of all Christians in a single body pattern after the Church of the New Testament. Dumating sa Pilipinas ang samahan na ito. Noong pang mga 1898, sabihin natin na nagkaroon ng digmaan ang Spain at ang Amerika, at sa pagkakataong iyon ay nagwagi ang Amerika sa digmaang karagatan. At naisalin ang lahat ng mga pag-aari, teritoryo, kolonya ng bansang Spain, at nailipat ito sa bansang Amerika. Kasama na diyan ang Pilipinas, ang Guam, ang Hawaii, ang Cuba, ano, at napakarami ang at mga ilang states ng Amerika. So dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas noong 1898-99, at doon ay hindi pa masyadong dumarating ang mga missionary natin galing sa Amerika. At puro mga chaplain ang dumarating muna, mga sundalong Amerika, mga Amerikano. At dahil doon ay unti-unti na nalalaman ng mga misyonero na ang Pilipinas ay open city. At ito ay nailipat sa pamamahala ng mga Amerikano. At dahil dito, nagsimula nang ipadala ang ating mga misyonero na sa pangunguna nila Hana at ang ating mga dakilang mga misyonero na dumating, at napakarami pang mga iba pa. Kaya officially ay noong 1901 ay bago dumating ang ating mga misyoneryong galing sa Amerika na dinala yung ating pananampalatayang Kristiyano na nababatay sa banal na kasulatan. Sila ang isa sa mga kahuli-huli ang mga misyoneryong dumating sa Pilipinas. Nung sila ay bago pa dumating noong 1901, nagkaisa ang mga samahang Protestante sa Pilipinas na paghati-hatian ang mga probinsya ng Pilipinas. At kasi nung araw ay hindi pa UCMS ang tawag sa samahan na yan, kundi United Christian Missionary Society, yung tinatawag na Foreign Christian Missionary Society noong 1898. Yan pa ang tawag, hindi pa UCMS, hindi pa United Christian Missionary Society. Nagsimula lang yun noong 1926, nung nagkaroon ng modernism nung panahon ni Leslie Wolpe, ano, at nung pangapanahon na yan ay humiwalay sila sa FCMS, you know, sa Foreign Christian Missionary Society. So bago dumating ang ating mga misyonero sa Pilipinas ay pinaghati-hatian nila ang mga probinsya. Kaya lumakas ang mga iba't ibang mga Protestante sa Pilipinas. Merong tinatawag na mga zone
Kaya yung zone A, zone B, zone C ay napunta sa mga Baptist, sa mga Methodista, sa mga Presbyterian. So ngayon, nung dumating ang ating mga misyonero, hindi na sila makapili kung saan sila pupunta. Kaya ang ginawa ng ating mga misyonero, nagpunta sa Apari. Yan ang kwento kung paanong nagkaroon tayo ng mga iglesia sa Pilipinas. Nagkaroon ng ano yan eh, ng kumbaga sa bibingka. Nagkaroon sila ng ano, ng mga hati-hati. At kung tawagin natin ay mga teritoryo. So kapag binigay yan sa yung zone A ay para lamang sa mga Baptist, yung zone B para sa mga Methodista, yung zone C para sa mga iba't ibang mga reliyon. Kaya nung dumating ang ating mga misyoneryo ay nag-concentrate ang ating mga misyonary diyan sa Maynila, sa Gastambide, no? Sila Leslie Wolf, diyan sila nag-concentrate sa Maynila. So dahil bagamat kakaunti at maliit ang mga lugar na kanilang mga pinuntahan ng mga panahong yung, ngunit lumawak, dumami ang mga manggagawa. Nagkaroon tayo ng seminaryo diyan sa Gastambide, no, diyan sa krusada nung araw ay lumaganap ang salita ng Diyos at lingid sa kalaman ng lating lahat. Noong 1907 ay si Felix Manalo ay naging estudyante ni Leslie Wolf diyan sa Gastambide, no, naging estudyante natin yan at diyan sa Ascaraga Street kung tawagin. So matagal din si Felix Manalo sa atin at mga ilang tatlong taon ata kung di ko nagkakamali, at naging ministro natin yan dito sa Bulacan, sa Bataan, sa Maribeles at sa Santa Ana. At ang dinadalang iglesia ni Felix Manalo nung araw ay yung Disciple of Christ. Yan ang kanyang pinaglilingkurang iglesia ng mga panahong yan. At sa Bataan naman ay iglesia na ni Cristo ang kanyang dinadala. Ngunit noong 1914, umalis siya sa ating samahan at siya ay nagtatag ng kanyang iglesia. So nung araw, nung dumating ang mga misyonero natin dito sa Pilipinas, ang tawag pa sa ating samahan na to ay hindi pa Church of Christ ang tawag, kung hindi Christian Mission o Mission Christiana ang tawag sa atin nung panahong yan. Diyan nakilala ang mga misyonero natin na ang tawag sa kanila ay mga Christian Mission. No, hindi pa Church of Christ, hindi pa Disciple of Christ ang tawag sa kanila. So kaya si Felix Manalo, ang kanyang dinadala ay Christian Mission. Doon sa kabilang, doon sa samahan na yan, nila Leslie Wolf. Kasi under pa sila ng Foreign Christian Missionary Society. Kaya noong dumating yung 1926, pumasok na ang mga modernismo, pumasok na ang mga liberal, yung tawag na liberalism, ay nagkaroon ng problema. Kaya noong pinalitan yung FCMS ng UCMS noong 1926 ay nagkaroon ng malaking problema dito sa Pilipinas. Nagkaroon ng tinatawag na open membership. Napasukan ang society ng open membership o liberalism o modernism. Kaya nais ng Amerika na pauwiin si Leslie Wolf na ating tapat na misyonero sa Pilipinas, ang ating iginagalang, kinikilala at hinahanga ang misyonero na pabalikin sa Amerika at wag nang bumalik sa Pilipinas. Ngunit tumanggi si Leslie Wolf na bumalik sa Amerika at sinabi niya, hindi ako mukhang pera dahil kung ako ay inyo pababalikin sa Amerika ay hindi na ninyo ako susuportahan dito sa Pilipinas bilang isang misyonero. Kaya ang ginawa ng ating mga kapatiran sa Pilipinas noong 1926, nanindigan sila, natutulungan nila si Leslie Wolf at si Carey at ang may pa pang mga misyonerong hindi sumama sa modernismo o sa liberalism noong mga panahong iyan. Kaya diyan nagsimula ang ating mga local churches ng Independent Churches of Christ and Christian Churches in the Philippines. Hindi tayo katulad ng ating makapangalan na Mesentral. Yan ang iniingatan ni Leslie Wolf na huwag mangyari sa mga churches natin sapagkat pag-aari ng isang tao ang isang iglesyang sentral o ito'y lumawak, dumami, ay hawak ng isang tao. Kaya yan ang naging epekto ng ating isang daan, isang pamamaraan na sinabi sa atin ng ating dakilang misyonero na si Leslie Wolf na manangan tayo sa independent, no? Mga churches. Kaya hanggang ngayon ang ating mga churches ay mga independent
at wala tayong sentral. At tayo ay nagkakaisa sa pagiging independent natin. At dito nga ay noong mga taong ding iyan ay tinatag ang Manila Bible Seminary ni Dr. Juan Baronia at saka ni Leslie Wolff. Kaya tayo ay natutuwa sapagkat ang Manila Bible Seminary ay produkto. Yan ang dugo at pawis na iniwan sa atin ni Leslie Wolff at ni Dr. Juan Baronia na eskwelahan ng Biblia ng mga ministro natin na hanggang ngayon ay nangangaral pa rin ng salita ng Diyos. Maraming mga tagapangaral dito sa Manila Bible Seminary ang naglilingkod sa iba't ibang panig ng daigdig, kabilang na ang inyong lingkod na nandito sa Toronto, Canada, ay patuloy na sa kalooban ng Diyos ay nangangaral pa rin ng salita ng Diyos. Yan ang kasaysayan ng ating hindi samahan ng kundi ito espiritual na katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ginamit lamang ng Panginoon ang mga taong ito upang ang salita ng Diyos ay makarating sa Pilipinas at mangaral ng salita ng Diyos ang mga tinawag niya. Kaya yan ang isang daan, isang paraan na dapat nating lakaran at wala ng iba. Hindi tayo maniniwala sa sabit-sabi ng tao kung hindi ito pinagtibay ng ating mga dakilang misyonero. Hindi tayo mabubuo. Hindi sila nagsama-sama sa isang paninindigan, katotohanan upang sila ay makarating doon sa langit na bayan. Iniwan nila ang reliyon, iniwan nila ang mga sekta ng pananampalataya at sila ay nagkaisa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maaari tayong tumayo sa isang gilid ng bangin at talakayin ang mga posibilidad na maraming tulay sa kailaliman, no? Yan ang ating kuminsan naiisip eh. Ngunit kung determinado tayong tumawid sa magkabilang bangin na ito, kailangan nating matanto na isang tulay lamang ang konektado sa kabilang panig. Yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang daan na sinabi sa John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ang wika niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya lang ang daan. Gamitin natin ang daan na yan patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga ay ginigiit ng maraming tulay sa Diyos ng maraming mga tao ay karaniwang nababagay sa isa sa mga sumusunod na kategorya. Una, hindi sila personal na nakatuon sa anumang tulay. Nakatingin sila sa iba't ibang mga tulay nakikita nila. Hindi sila nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Iniisip nila na ang kanilang paniniwala na maraming paraan, maraming sistema, maraming tulay sa Diyos ay ito ay magpapalibre sa kanila mula sa pagpili ng isa. Ayon sa kanila, lahat ng mga reliyon ay pare-pareho lamang at ang mga ito ay patungo sa Diyos. Ito ay maling paniniwala, maling sistema, no? Sapagkat meron lamang isang daan patungo sa langit na bayan, patungo sa Ama, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, ang kanilang paniniwala sa maraming paraan sa Diyos ay nagtatago sa kanilang tunay na paniniwala na ang paghahanap sa Diyos ay hindi talaga mahalaga. Kung sila ay hindi lalapit at susunod sa isang daan, sa isang katotohanan at isang buhay, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, sila ay maliligaw, no? Maliligaw sila sapagkat sa kanila hindi mahalaga ang isang daan na iyon. Ikatlo, kumbinsido sila na ang pakikipagtalo para sa maraming paraan sa Diyos ay makatitiyak na hindi sila magkakamali. Kaya sila pinipilipit nila ang salita ng Diyos, no? Sabi nila, yan ang sinasabi ng Biblia eh. Pero hindi naman nila naiintindihan kung anong ibig sabihin nung nakatala eh. Hindi nila pinag-aralang mabuti ang nakatala. Basta binasa lang at pinanindigan na eh. No? At hindi nila kinonsider yung mga talatang nagpapatotoo doon sa sinabi ng mga apostol. Kaya kuminsan ang mga tao naliligaw sapagkat maling akala, maling paniniwala at hindi sila nagtiwala sa banal na Espiritu. Kung mayroon lamang isang paraan, ang kanilang pangkalahatang paniniwala ay malamang nakasama ito. No? Kaya mahilig sila makipagtalo, makipagdebate, no?
Kaya nalilisya sila. So ikaapat, napagpasyahan nila na ang paniniwala sa maraming paraan sa Diyos ay nangangailangan ng mas kaunting trabaho o shortcut. So yan ang gusto ng maraming mga tao na nahihirapan sila eh, na sumunod eh. Kaya ang gusto nila, maglagay na lang ng shortcut para mabilis. No? Kaya ang ganyan ang ginagawa ng maraming tao eh. Pinapadali ang trabaho. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, imbis na gawin natin yung ginawa ng Panginoon, ginawa niya na eh. Hindi na natin dapat pang gawin yung ginawa ng Panginoon na maghirap tayo sa mundong ito, ipako din tayo sa krus. Hindi eh. Siya lamang ang isang taong ipinako sa krus na nag-alay ng kanyang buhay upang sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaysa sa paghihirap sa aktual na pagsasaalang-alang sa mga pag-aangkin ng iba't ibang mga sistema ng reliyon. Doon sila sa shortcut eh. Sabi nila, mas maganda dito. Kaya ang mangyayari, maliligaw sila. Kahit na matagal ang biyahe natin sa isang daan na yan, manangan tayo dyan, manatili tayo dyan. Kahit na ragged ang daan, basta diretso ka lang. Huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Maraming mga taong makikita ka sa daan at ikaw ay kanilang kukumbinsihin na dito ka dumaan sa kaliwa, dito ka dumaan sa kanan. Kapag ikaw ay napaniwala nila, malalayo ka na sa Diyos. So si Kristo lamang at ang banal na kasulatan lamang ang ating dapat napakinggan at sundin. Ang mga katotohanan na ito ay nananatili hanggang sa panahon natin ngayon. Tayong mga tao ay nahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. At ang kailangan natin ay isang tagapagligtas. Isang taong magbibigay sa atin ng daan sa kabila ng kailaliman ng kasalanan at pabalik sa Diyos. Kaya nga binanggit ni Apostol Pablo ang salitang ang taong si Kristo Jesus kay Timoteo. Dahil nagkatawang tao ang Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga hindi dapat ito bigyan ng mga tao ng negatibong kahulugan sapagkat ginagamit ni Satanas ang mga taong ito upang dungisan ang pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao ang Panginoon upang maabot niya ang mga tao sa mundong ito. Kung halimbawa nais na iligtas ng Diyos ang mga aso, ang mga kabayo, ang mga tupa, eh di siyempre ang Panginoon magaan yung tupa, magaan yung kabayo, magaan yung aso upang mailigtas niya ang mga nilikha na yon. Ngunit, ang tao ang pinakamataas na nilikha ng Diyos dito sa sanlibutan. Ang tao ang kahuli-hulihang nilikha ng Diyos sa sanlibutan pagkatapos ang Diyos ay nagpahinga. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang anak, ang kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo upang ang mga tao sa sanlibutan ito ay maligtas. Isang tao lamang sa sansinukob ang maaaring magsilbing bilang ating tagapamagitan at tumayo sa pagitan natin at ng Diyos. Na muling pinagsasama-sama tayo, iyan ay ang ating Panginoong Jesucristo na parehong Diyos at tao. So yan ang katotohanan sa mga talatang ito ng verse 5 at saka ng 6. Ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo ay nagdudulot ng bagong buhay sa lahat ng mga naniniwala at tatanggap at tumatanggap sa Kanya. Sabi nga ni Apostol John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi natin kailangan ng iba't ibang katawagan sa ating relasyon sa Diyos. Sapat na tumanggap tayo, tanggapin natin si Kristo at sampalatayanan natin siya bilang anak ng Diyos, bilang sariling tagapagligtas, Panginoon ng ating buhay. Sampalatayanan natin siya na siya ang sinugo ng Ama dito sa lupa upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kapag yan ay ginawa natin, magkakaroon tayo ng pag-asa na pumasok sa kaharian ng langit at magiging tatawaging tayong mga anak ng Diyos. Kaya diyan natupad ang sinabi ni Pablo kay Timoteo na iisa lamang ang Diyos, iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Huwag natin kalilimutan ang talatang yan. Kapag kami mga taong ginagamit na negatibo ang talatang ito, alam natin ang isasagot natin sa kanila.
Tayo ay kinakailangang lumapit sa Diyos sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Kaya nga binanggit nga yan ng sumulat ng Hebreo chapter 7 verse 25 na dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Umasa tayo sa kanyang kamatayan bilang hain upang takpan ang ating mga kasalanan at manalangin may pananampalataya para sa kalakasan at kahabagan upang tulungan tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga sinabi nga muli ng sumulat ng aklat ng mga taga-Hebreo, ng Hebreo, chapter 4 verse 14 to 16, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong saserdote na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos, ang ating pinakapunong saserdoting ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa tron ng mahabaging Diyos upang makamtam natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi natin dapat pahintulutan ang sino mang nilikha na pumalit kay Kristo. Dito sa lupa, may mga tinatawag na Vicar of Christ o yung kapalit ni Kristo sa lupa o kahalili ni Kristo sa lupa. Kapag kayo ay nakakarinig ng mga taong sinasabing meron yan, ay huwag kayong maniniwala sa kanila sapagkat yan ay mga bulaan, yan ay mga huwad na mga taong nagpapanggap upang ilayo tayo sa Diyos at lalo tigit sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil si Kristo lamang ang makapagliligtas sa atin at wala ng iba. Merong reliyon na ating kinigisnan na ang kanilang leader ay merong tinatawag na triple crown tiara o tatlong patong na korona. Ang sabi at ang kahulugan ng koronang iyon ay Vicar of Christ. Isang pamumusong, blasphemy, ang salitang ginamit doon sa tatlong patong na korona na iyon. Kaya huwag tayong mapapanlinlang sa kanila sapagkat ginagamit nila ang mga bagay na ito upang tayo ay ilayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. Kaya nga nilapitan ninyo si Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan. So yaan ang katotohanan ng talatang 5 at sa sinabi sa 6 na inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan at ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. So yaan ang katotohanan na sinasabi sa Matthew chapter 20 verse 28 upang tubusin ang lahat. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. So yaan ang napakagandang salita na iniwan sa atin ng sumulat na ito ang walang iba kundi si Apostol Pablo. Ang dalawang talatang ito ay bagamat maiksi, ngunit ito ay nagbibigay ng katotohanan, ng realidad, ng doktrina o ng katuruan na si Kristo ay sinugo ng Ama upang maging tagapagligtas sa sanlibutang ito. At winika niya na dahil dito sa verse 7 na ako'y pinili upang maging mga ngaral, sabi niya, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hintil, totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. See, yan ang kanyang testimony. Bakit natin ipinapangaral ang mga salitang ito hanggang sa panahon natin ngayon? Sila'y mga patay na. Sila ay nananahimik na, nagpapahinga na. Ngunit ang kanilang mga salita hanggang sa ngayon ay buhay na buhay. Ipinapangaral natin, ipinapangaral ng mga ministro, tagapangaral, pastor, ebanghelista, mga guro, misyonero, mga nangangaral ng salita ng Diyos.
sapagkat ito ang magdadala sa atin sa langit na bayan. Kaya nga si Pablo ay pinili ng Diyos upang isulat ang mga katotohanan ito upang tayo sa panahon natin ay hindi tayo mawalay sa kalooban ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos sapagkat nalaman natin ang katotohanan na ito na nagmumula kay Apostol Pablo. Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa kanya maging sa panahon natin ngayon sapagkat ang wika nila, si Pablo ay dating kaaway ng Panginoon, hindi siya mapapagkatiwalaan. So, ang mga tao ay nabubuhay sa nakaraan. Si Pablo, alam natin kung ano ang naging buhay niya bago sa tinawag ng Panginoon. Kaya ang mga tao ay ginagamit ang buhay ni Pablong iyon upang hindi siya paniwalaan. Kaya yan ang isang malaking pagkakamali ng mga tao na nabubuhay sila sa nakaraan. Kaya nga, ayan ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos si Pablo upang sa kanyang karanasan ay ipakita niya sa mga hintil na siya ay nagbago. Binago siya ng Diyos, no? Isang mamamatay tao. Pinipersecute niya ang mga Christians. Pinahihirapan niya. Ngunit binago siya ng Panginoon. Sana tayo din ay maging katulad ni Pablo na binago ng Panginoon. Hindi tayo judgmental, hindi tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Kung hindi, kung ano yung ipinapangaral niya, yun ang ating susundin. Pinili siya ng Diyos upang maging tagapangaral ng Ebanghelyo, maging apostol sa mga hintil, at maging tagapagturo ng mabuting balita ng kaligtasan ng pananampalataya at katotohanan para sa ating mga hintil. Kaya sinabi niya, totoo ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Sana panghawakan natin ang mga salitang ito na sinabi ni Apostol Pablo. Manangan tayo sa mga salitang ito sapagkat ito ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. So mga kapatid, dumating na ang takdang oras. Dito ko na muna puputulin ang ating talatang pito. Tatlong talata lamang ay napaka marami ng mga kahulugan para sa atin. Bukas itutuloy natin ang verse 8. At sa mga sumusunod pang mga talata at ako ay magpapaalam na maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayong dako naroroon. Sumayin niyo ang biyaya niya magpakailanman at sa muling pagkikita sa darating na bukas. We'll see you again.